Noong Lunes lang, April 15, pumalo sa 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa lungsod ng Dagupan sa Pangasinan. Dahil dito, lalo pang nagbabala ang Pangasinan Provincial Health Office laban sa mga sakit ngayong tag-init gaya ng sore eyes, gastroenteritis, dengue, skin rashes at heat stroke. Wala pa po tayong naitatala na kaso po ng heat stroke sa probinsya po natin. No? So yan po yung binabantayan namin ngayon, kaya pinapag-inting po natin ang mga pagmo-monitor at surveillance natin sa iba't ibang hospitals po natin. No? Dahil sa init ng panahon, nagbabala ang Provincial Health Office sa food poisoning, lalo na ang mga pagkaing may mga sangkap na mabilis mapanis. Panatilihin rin daw ang kalinisan sa paghahanda ng pagkain. Particularly kung may mga salsa ito, maaaring magdulot po ito ng food poisoning. Kaya pagkatapos po lutuin ng ating pagkain, kailangan po talaga na ito po ay makonsume kaagad po natin. At risk din sa heat stroke ang mga may edad, kaya kung maaari ay sa loob muna sila ng bahay mula alas 10 ng umaga. Iwasan din ang mga mabibigat na trabaho tuwing tirik ang araw at laging uminom ng tubig. 10 o'clock to 3 p.m. No, na hindi po tayo dapat nasa direct sunlight. At the same time, kahit kung hindi naman natin maiwasan po, kailangan po tayo po ay maglagay ng mga panangga natin. Katulad po ng sombrero, no, gumamit ng mga mas malalamig po na cotton na damit, no, hindi po yung black, kasi ang black po na colored ay nag-attract ng heat, mas lalo pong nagpapainit po ng temperatura. At kung meron naman tayo nararamdaman po ng mga simptomas, kailangan po umiwas na tayo doon sa direct sunlight. Pumunta po sa cooler place, uminom ng maraming tubig. Ayon sa payag ng PAGASA, inaasahan pang iinit ang panahon sa mga susunod na araw dahil iiral pa rin sa bansa ang easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean na magdadala ng mainit at malinsangang panahon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.